Ayan, kasama natin dito sa studio si Professor Edmond Rosales. Yes, Erwin, si Professor Rosales ay isa pong astronomer at meteorologist. So, kausapin natin ngayon si Professor Ed para mas maintindihan ng tao itong, kasi ang kinukumpara nila, Erwin, ano, itong bagyong Ulysses ay tila parang bagyong Ondoy. Ondoy, oo. In fact nga daw yung level ng tubig sa Marikina River ay nalampasan na yung 21.5 meter noong 2009, eh ngayon umabot ata hanggang 22 meters. So ngayon, ipaliwanag sa atin ni Professor Ed. Prof. Ed, sa inyo pong palagay, sir, bakit po ganun yung obserbasyon po ng ating pong mga kababayan, particular po yung mga residente po doon sa Marikina, Rizal, na teka, parang bagyong Ondoy ito. Muling bumabalik yung bangungot noong 2009. Pero sino po ba yung mas malakas? Ito po bang bagyong Ondoy o bagyong Ulysses? Pagdating po doon sa lakas ng hangin at yung dala po ng ulan, Prof. Ed. Magandang gabi. Pag ikukumpara natin itong dalawa, mas malakas talaga yung Ondoy dahil yung binagsak na ulan ng Ondoy noon, eh naka-concentrate lang siya mas malapit within Metro Manila and surrounding provinces. Sa loob lang ng 6 hanggang 8 oras, yung binagsak niya is more than 400 millimeters of rain. Mm-hmm. Eh katumbas yun ng isang buwan ng pag-ulan. Okay. So kung ikukumpara naman natin itong si bagyong Ulysses, mas mahina siya kung ikukumpara kay Yolanda. Pero ang pinagkaiba naman, bago dumating itong si Ulysses, mas marami nang naunang bagyo. So saturated na. Very saturated na yung mga lugar, yung mga bundok na natin nakapaligid dito sa atin, na kung saan continuous pa rin bumababa yung tubig na yon. Eh, sinabayan pa ngayon ang pagpasok nitong si Ulysses. Kaya yun yung dahilan kung bakit nagsama-sama yung mga tubig at mas mabilis na umakyat yung tubig. Kaya kung maikukumpara natin, nalagpasan niya yung record na 21.5 meters ng record kay Ondoy, pero siya umabot siya sa 22. Pero kung mapapansin natin, naka-concentrate sa Marikina, Pasig, Cainta, yung San Mateo ang mga pagbaha. Bakit? Kasi nga, hindi ganun kalaki yung ulan na binagsak niya sa Metro Manila. Pero karamihan ng ulan na nagdulot ng pagbaha, eh pinagsama-samang mga ulan na binuhos noong mga nakaraang araw pa. Okay, coming from that, Prof. Ed, ano, kasi itong si Bagyong Rolly, if I remember it correctly, super typhoon ito. Yes. And itong si Bagyong Ulysses ay categorized as typhoon lamang. Typhoon, yes. So parang mas malakas itong Bagyong Rolly, pero yung naging epekto dito sa Metro Manila ay iba. Okay, may pagkakaiba rin yan. Ang pinagkaiba naman ni Super Typhoon Rolly, bago siya naging super typhoon, no, malapit na siya noong naging super typhoon, may nauna sa kanya malakas din na bagyo, si Quinta. Yes. Kinuha na ni Quinta yung moisture na nandito sa dagat bago pumasok si Rolly. Kaya kung mapapansin natin, napakalakas ang hangin kasi magaan si Rolly, mas malakas ang hangin niya. At tama naman yun, ang bagyo talaga ay sinusukat hindi dahil sa dalang ulan, kundi dun sa lakas ng hangin. Okay. Kaya siya umabot sa super typhoon category. Ngayon, dahil sa napakalakas ang hangin niya, nakafocus ngayon yung mga ulan na nabuo niya, na nakuha niyang natirang tubig sa moisture sa dagat, nandun lang malapit sa eye wall o yung pinaka-inner cloud band niya. Kaya kung makikita natin, mas apektado yung malapit sa kanya. Dumaan ang Rolly dito sa southern part ng Luzon. Kaya kung makikita natin, mas nandun yung maraming baha, nandun din yung ulan, pero yung hangin, nandun din. Pero pagdating sa Metro Manila o yung northern part ng lumata ng Super Typhoon Rolly, kukonti. Kaya kung mapapansin natin, in-expect natin kahit nag-super signal number 4 tayo sa Metro Manila, may konting ulan tayo. Pero bakit mahina ang hangin? Kasi yung hangin na papalo sa Metro Manila, binasag siya ng Sierra Madre. Okay. Prof. Ed, itong mata nitong bagyong Ulysses, nakalabas na ata doon, yes, sa mayong West Philippine Sea? Yes, ito yung actual ano natin ngayon, nasa West Philippine Sea na siya nasa ngayon. Nasa West Philippine Sea, pero may inaasahan pa ba tayong epekto, hagupit pa nito nga bagyong Ulysses? Yes, kahit na nasa West Philippine Sea siya, hindi ibig sabihin, yung mata lang naman ang pinag-uusapan natin doon, malaki, mas malaki pa ang cloud bands nito kung ikukumpara natin kay Rolly. Kaya sa mga susunod na araw, mga dalawang araw pa, maka-experience pa tayo ng mga pag-uulan. Pero hindi na kasing lakas nang dinala niya katulad ng kaninang madaling araw. Okay, you mentioned about cloud bands, rain bands. Can you laymanize those terms lang po, okay, Professor Ed, para mas maintindihan po ng ating mga kababayan? Di ba pagka nakakita tayo ng mga satellite images ng bagyo, yung nakikita natin mga umiikot na puti na yun, yun yung mga kaulapan. Yung ulap na yun, nagdadala yun ng mga tubig ulan. So yung mas malapit sa gitna, mas marami yun
na tubig ulan na naiipon kaysa dun sa outer cloud band. Kaya yung outer cloud band, kung mapapansin natin, mas manipis sila, kaya kukunti ang ulan doon. Pero kadalasan, nasa gitna o malapit sa center, tinatawag natin ay ng bagyo o yung mata ng bagyo, andun ang pinakamalakas na hangin at pinakamalakas na ulan. Okay, Prof. Ed, may tanong rin po sa inyo, si Mr. Erwin Tulfo. Prof, may, ang tanong lang ng karamihan ng kababayan natin, tila napapansin ho natin, patindi ng patindi ito mga bagyo comparing sa 10 years ago. Ito po ba epekto pa rin ang tinatawag na climate change? Kasi palakas ng palakas. At may mga nagsasabi na within the next few years, lalo pang lalakas yung mga bagyo, mahahagdalang hangin, at maraming ulan. Is this correct? Hindi natin masasabing direktang may kinalaman ng climate change dito, pero masasabi natin ang isa sa may kinalaman dito yung tinatawag nating radiation effect. Kasi yung pinakamainit talagang dagat natin, na tinanggap ng dagat ng, dito, lalo sa Northern Hemisphere, nangyari yon nung summer, ng summer season. Katulad ng radiator sa kotse, o yung sabi na lang natin yung maglalagay tayo ng mainit na tubig sa tasa, mapapansin natin, matagal mawala ang init ng tubig kumpara dun sa pinagpainitan natin. Kaya kung pupunta tayo sa tabing dagat, di ba, pag naliligo tayo pag summer, madaling uminit ang buhangin, pero ang tubig dagat, malamig. Pero pagdating sa hapon, malamig na ang buhangin, pero mainit naman ang tubig dagat. Continuous yung mainit na dahan-dahan niyang nire-release. So kung mapapansin natin ngayon, tapos na yung summer sa Northern Hemisphere, pero ngayon, November na, hindi na ganang mainit nga, pero nagre-release pa rin siya ng mga moisture. Yung init na naipon niya, nagre-release siya. Kaya kung mapapansin natin, taon-taon, kung mapapansin natin, tignan mo, September, October, November, andito yung malalakas na bagyo natin kasi dito nagre-release ng marami pang moisture. Maraming salamat, Prof. Oh, ito naman yung sa mga dam rin. May mga, ano ba yung mga requirements, mga prerequisites ba, no, magsasabi na kailangan ng magpakawala nitong mga dam? Ng marami tayong, yan, yung lagi na, hindi yan nawawala lagi sa walita, no, na pagka meron tayong mga bagyo, minsan naririnig natin, magpapakawala ng tubig, may sinasabi sila, naririnig natin mga spilling level, kailangan gawin yon, lalo na minsan kung malapit na sa maximum level ng isang dam, kailangan niya na unahan, magbawas na siya ng tubig. Iniiwasan natin yung malaking, mas malaking sakunang pwedeng mangyari. Mm-hmm. Di bali na maglabas siya, mag-release ng tubig, dahil at least yun, kukontrol natin. Pero kung umabot doon sa maximum at hindi, bawat dam kasi may mga structures sila na may limit din, yung paghawak ng tubig. Pagka nag-overflow yun, hindi niya kinaya dami, yung pwesa ng tubig na naipon niya, maaaring mabasag yung dam, masira ang dam, mas maraming mamamatay, mas maraming masisira. Okay. So iniiwasan natin mangyari. Yun yung dahilan kung bakit. Maliban lang sa Lamesa Dam, tinatawag natin, wala siyang gate na tinatawag na bukas. Kaya pinababayaan lang, may spillway lang siya. Yun ang pinagkaiba ng Lamesa Dam. All right, well, thank you for explaining that to us. Nakasama po natin si Professor Edmond Rosales, isa po siyang astronomer at meteorologist. Thank you, Prof. Maraming salamat.